Hello guys, in this video ay pag-uusapan natin kung paano ba gamitin ang Microsoft Excel. So in this video po ay ituturo natin step by step kung paano natin gamitin ang Excel. So kung ikaw po ay bago sa channel na ito ay click mo lang ang subscribe button upang ma-update ka sa ating mga bago pang video, sapagkat ituturo natin lahat kung paano gamitin ang Excel, PowerPoint, paano gumawa ng presentation, Words, so Outlook, lahat ng mga about sa computer, sa paper works ay ating pag-aaralan dito. Kaya sinisiguro ko sa iyo, kapag napanood mo o nasandan mo lahat ng lesson natin from lesson 1 hanggang sa mga susunod pang mga videos, ay hindi mo na kailangan pang mag-enroll sa mga school or kumuha ng short courses at gumastos, magbayad, sapagkat dito pa lang sa ating pag-aaralan ay matututo ka na. Basta sundan mo lang ang ating mga video na i-upload, sapagkat ituturo natin step by step sa pinakamadaling pamamaraan. Ito po ang itsura ng Excel. Kung kayo ay mga bago pa lang, alam ko na medyo hindi kayo familiar dito. Pero kung ikaw ay talagang gumagamit na nito, alam mo na ito. So, yung pong nakikita natin sa taas ay iyan po yung tinatawag nating toolbar, kung saan lahat ng mga gagamitin natin sa paggawa ng ating project, ng ating mga columns, ng ating mga paperworks ay manggagaling dyan. Meron namang mga iba na hindi manggagaling dyan, pero ipapakita natin kung paano ba tayo gumawa ng project natin. So, ang una po nating gawin is kailangan alam na natin, nasa isip na natin kung ano ba ang gagawin natin. Halimbawa, gagawa tayo ng isang column na merong numbers. For example, halimbawa, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 10. So, ini-enter po natin siya manually. Diba? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10. Pero, meron po dyan technique para hindi mo na kailangan siyang i-enter manually isa-isa. Ang gagawin lang natin, i-click natin yung number 1. Nakikita po natin siya na nag-highlight siya. Tapos, ilagay natin sa parting gitna yung cross sign. At i-left hold natin ang ating mouse at hatakin natin siya hanggang sa number 2. Ma-highlight yung 1 and 2. Katulad yan sa nakikita natin. Then, yung cursor natin, itapat natin siya doon sa pinakang ibaba sa parting kanan, yung parang cross sign na yan. Then, i-hold uli natin sa may left ng ating mouse at hatakin natin pababa. Ayan po, nakikita natin na from 1 to 2, dire-diretso siya ng 10. So, hindi na natin kailangan pa na i-manual isa-isa ilagay yung 1 to 10. So, kaya ko pinakita po sa inyo yung manual isa-isa at yung technique para mapabilis po ang ating ginagawa. Yun po ang purpose nun. At kung nakikita po natin, nasa right side po yung ating numbers. So, kung gusto nyo po siyang dalhin sa gitna, dalhin sa kaliwa, pwede po yun. So, ilalagay po natin sa gitna. I-highlight po natin lahat yung from 1 to 10. Then,
pupunta po ulit tayo sa taas, dun po sa tulbat. Tulad po ng sinabi ko sa iyo kanina, na dito lahat manggagaling na ating mga gagamitin. So, i-click lamang po natin yung sign na ito, ibig sabihin po niyan, para ma-center yung ating project, yung numbers na 1 to 10. So, ayan po, nakikita po natin, nasa gitna na siya. Then, kung nakikita natin na payat yung mga numbers, kung gusto po natin siyang palakihin or i-bold, kailangan po naka-highlight din po siya from 1 to 10. Then, pumunta po ulit tayo sa taas. Kung nakikita nyo po yung letter B, ibig sabihin, bold po siya. So, i-click nyo lamang po yan at ayan po, nakikita natin, naka-bold na siya. So, ganun lamang po kasimple. Meron na tayong number 1 to 10. Then, dito naman po sa right side na paganon, lalagyan natin siya ng Monday to Sunday. So, ganun din po. I-enter natin siya manually. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. The same procedure po nung ginawa natin sa numbers, ganun din pong gagawin natin dito. I-highlight po natin siya from Monday to Sunday. Ganun din po sa ginawa natin, same process. Ayan po, naka-highlight na siya. Then, punta po tayo doon sa center na yung yan, para gumit na po siya sa mga column. I-click po natin. Ayan po, nakagitna na siya. Then, kung gusto mong i-bold, i-click mo lamang po yung bold. Ayan, ganyan po. So, naka-bold na siya. Meron na tayong numbers 1 to 10 and Monday to Sunday. Ngayon, kung gusto nun naman po siyang palakihin or paliitin yung ating text or palitan ng design yung ating letra. So, pupunta po siya tayo dito. I-click nyo lamang po ito. Ayan po. Lalabas po siya dyan. Mamimili lang kayo. Depende sa gusto nyo. So, ito ang gamitin natin. Yung Arial na bold. Ayan po. Pero depende po yan sa gusto nyo. Ganon din po sa numbers. Palitan din po natin. Yan. Kung gusto nyo naman po palakihin siya or paliitin, pupunta po kayo rito. Kung nakikita po natin na meron siyang number, ibig po sabihin niyan is yan po ang size ng ating font o ng ating letra. So pili lang po kayo depende sa gusto nyong laki. Ayan. Ganun din po dito. Pili lang din po kayo diyan, i-highlight niyo lang po lahat, then pili po kayo diyan. Ngayon po napalaki na natin siya. Napalitan na rin natin siya ng font. Sa number po na yan, dyan po ina-adjust ang laki. Pero kung nakikita nyo po itong letter A na malaki, letter A na maliit, pwede po dyan na mag-adjust tayo ng font natin. So, i-click nyo lamang po yung big letter A para lumaki yung mga letra, and small letter A para palitin ang mga letra. So, ayan na po. Meron na tayong tamang size. Ngayon, gusto nating lagyan ng mga column o harang. Katulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, pumunta po tayo sa toolbar. I-click po natin ito, itong parang square na to. Yan. At makikita po natin dyan. Ito po ay sa ibaba lang. Ito naman sa taas lang. Ito naman sa mga gilid lang. Ngunit, ang gusto natin gawin is lagyan natin ang lahat ng border. So, ikiklik po natin itong all border. So, ayan po. Meron na po tayo na column. Meron na po tayo. Nakagawa na tayo ng column. Nagawa
Gumawa na tayo ng project na kumpleto. Ito po ang ating lesson 1. So, ibig sabihin, marami pa pong susunod dyan. Sundan nyo lang po ito at sigurado ko pong may matututunan kayo. Sapagkat lahat po na mga pwedeng gawin sa Microsoft Excel, sa Words, sa PowerPoint, paano gumawa ng presentation, ituturo ko po sa inyo step by step sa pinakamadaling pamamaraan. So, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe lamang po kayo at para din po sa inyo yan. Maraming salamat po hanggang sa susunod na video.